kung hindi nasusunog, nalulunod. Akala nyo ba sa pelikula lang nangyayari ito? Sa ngayon, totoong buhay na ang mga ito at hindi na palabas. Kumpirmado ng mga eksperto, code red na ang nangyayaring pagbabago sa klima sa ating planeta. Bakit dapat tayong mabahala sa bagong climate change report? Ayon sa ulat, tao at ang mga ginagawa nito ang dahilan ng patuloy na global warming. Para maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin niyan, throwback muna tayo sa mga science lesson natin. Climate change ang tawag sa pagbabago sa kinagisnang klima. Tumataas ang temperatura ng mundo. In short, global warming. Pinatitindi ito ng greenhouse effect, kung saan tinatrap ng greenhouse gases ang init na galing sa araw. Pinakabinabantayan ngayon ang greenhouse gas na carbon dioxide o CO2. At hindi lang ito galing sa hininga ng tao, naglalabas din ng CO2 ang fossil fuel at natural gas. So yes, pati petrolyo, nakakadagdag sa greenhouse effect. Ayon sa report ng United Nations body na Intergovernmental Panel on Climate Change, 1.09 degrees Celsius na ang itinaas ng global temperature mula nung panahon ni Rizal. At hindi ito dahil sa bulkan o sa araw, dahil ito sa tao. Scientists were quite careful about making that connection, but this time they said, no, it is quite clear. We see the human signature, kumbaga. Dating miyembro ng IPCC, si Father Jet Villarin SJ. Aling mga industries, Father, ang dapat bantayan when it comes to carbon emissions? Well, energy, especially if the source of your electricity is coal, no, fossil fuel, which is the usual case in the Philippines. Transport, yung gasolina natin, carbon yan eh. Cement and steel. We will have to think creatively about how we build our cities. Agriculture is another sector that we need to look at. Livestock. Sinang-ayunan din niya ang nakasaad sa report na patikim pa lang ang mga nararanasang extreme weather conditions sa iba't ibang bahagi ng mundo. Wow. Sabi natin yung Yolanda, once in 100 years lang yan, dumarating. We might see more frequent Yolanda. So you cannot just say, lagi tayong binabagyo. Oh, pero yung tindi ng bagyo ang magbabago. Di lang yan, patuloy din ang pagtaas ng antas ng tubig dala ng pagkatunaw ng malalaking tipak ng yelo. Panganib ang dala nito sa mga nakatira sa dalampasigan. Maaari silang anurin ng daluyong o storm surge at kinalaunan, maaaring maburas sa mapa ang ibang lugar. Wala pa riyan ang mga sakit na dati nakakulong lang sa mga yelo at ngayon pwede nang kumawala sa hangin. Mukhang ang daming nakaambang panganib. May magagawa pa ba? Para kay Father Villarin, panahon na upang bigyang tuon ng mga korporasyon ang clean at renewable. Right now, people sometimes think, clean is expensive eh. Clean, di ba? To be clean, we need to spend. Well, you know, expensive is relative, right? And you can make things less expensive. We can actually influence the market. It's not just individual choices. Sana rin daw makipagtulungan sa international community ang mga susunod na pinuno ng bansa upang malunasan ang krisis sa kalikasan. I hope that that person will not treat environment as a side issue, like a side dish. It's not a side dish. Sustainability is a real issue. Dahil sa huli, ang makikinabang o mapapahamak sa mga desisyon natin ngayon ay ang susunod na henerasyon. There's time to avert a catastrophe. So ayan mga kapuso, hindi maganda ang balitang dala ng IPCC report tungkol sa climate change. Pero hindi ibig sabihin ito ay wala ng pag-asa. Ang kailangan ngayon,
pagkilos at pakikisama ng bawat isa. Dahil hindi lang isyo mo o isyo ko ang kalikasan. Lahat tayo may magagawa. Brian De La Peña, GMA News.